Ano nga ba yung 7 worst mistake na ginagawa mo kapag gumagamit ng accessories? Ito yung mga tip kung paano pumorma ng simple pero maangas. Hi, I'm JC. Kung gusto mo rin maging maporma ay maging confident sa sarili or manalo sa mga future giveaways natin, make sure mag-subscribe ka na. First mistake na ginagawa mo kapag gumagamit ka ng accessory is kapag nagsusuot ka ng polo shirt, like yung normal na polo shirt, ang ginagawa mo is nag-necklace ka na nakalabas. Okay? Sobrang jologs tignan yan to. And para sa akin, hindi talaga siya maganda tignan. And kung ginagawa mo yan, make sure na itigil mo na siya. Kasi kung gusto mo mag-necklace tapos naka-polo shirt ka, ang maganda mong gawin, buksan mo yung button ng polo shirt mo, then ilagay mo dun sa loob yung necklace mo. Kumbaga, kita lang yung chains. Yun lang. Kumbaga, ang magiging style mo dyan is yung subtlety lang. Kumbaga, yung pag nakita ka, pag gumagalaw ka, is yung meron kang necklace. Kumbaga, additional style lang yan sa porma mo. Kumbaga, hindi mo kailangan i-float talaga, uy, may necklace ako. Hindi mo na kailangan gawin yun. Kasi, pag ginawa mo yun, like, naka-polo shirt ka, tas nakalabas yung necklace mo, nagmumukha kang trying hard. So, kumbaga, subtlety lang, yung nasa loob lang. Ito yung polo shirt, ha? Yung like, yung normal na polo shirt. So, make sure pag nag-polo shirt ka, nasa loob lang. Next mistake na ginagawa mo kapag gumagamit ka ng accessories is wala kang alignment. Ibig sabihin, kumbaga let's say, porma mo pang formal lang, like yung simple lang, casual lang, tapos yung mga accessories mo is sobrang loud, like sobrang dami, like yung pang rapper na. Okay? Hindi siya akma. Like naka-formal ka, tapos yung mga accessories mo pang gangster, hindi siya akma. So kung gusto mo magsuot ng maraming chains, maraming mga accessories, is make sure na yung porma mo pasok din sa concept na yun. Like naka-pang rapper ka na porma, naka-streetwear ka. Doon, okay yun. Vice versa din, let's see. Kung gusto mo naman ng simple porma lang, like t-shirt, jeans ka lang, pwede ka magsuot ng isang ring, simple lang, maliliit lang, pwede mo yung gawin. Kung bagang ang sinasabi ko, kung let's say porma mo, casual lang, syempre yung mga accessories mo, casual lang din, minimal lang. So kung porma mo, streetwear, pang rapper, so dapat yung mga accessories mo, pang rapper din, malalaking chain. So, doon siya bumabagay. So kung porma mo naman, pang rocker, so dyan ka pwede magsuot ng mga ring, watch, berry hat, mga hot cap, everything, leather jacket, pwede mong gawin yun. So again, yung accessories, may binabagayan din na porma. Kumbaga, iaakma mo din siya sa porma mo. I-like mo tong video na to if gusto mo yung topic natin. Next mistake na ginagawa mo kapag gumagamit ka ng accessories is wrong size sa'yo, tol. Mali talaga, hindi sakto. Like sa mga watch, nagsusuot ka ng sobrang laki ng bilog niya, sobrang laki, tapos ang nipis lang ng wrist mo. Or, and vice versa din, like sobrang laki ng wrist mo, like masculine ka talaga, tapos sobrang late naman ng mga accessories mo. Make sure na i-align mo lang din. So, kung gumagamit ka ng watch, kung medyo maliit yung wrist mo kagaya sa akin, maganda, fitted sa'yo kagaya nito. Kasi ang problem sa iba, like, sobrang payat na, sobrang laki pa ng mga watch nila. Make sure properly fitted din sa'yo. Kung baga yung fit, hindi lang sa damit yan na-apply, pati din sa mga accessories. So, make sure na properly fit, hindi sobrang sikip, hindi rin sobrang laki. Kung baga, like ito, nahag lang siya, sakto lang. Yung iba kasi, again, sobrang luluwag. So, make sure, ayusin mo yung size, especially sa wrist na part. Next mistake na ginagawa mo kapag gumagamit ka ng accessories is wala kang balance. Like example, sa mga rings, like yung sinusuot mo, like sobrang lalaki lahat, like loud lahat. And minsan ginagawa mo na, pag nagsusuot ka ng multiple rings, like puro simple naman sila lahat. So, kumbaga walang balance. Kumbaga ito, pwede may balance, okay? Merong simple, merong maganda yung design. Tapos yung color, hindi rin sila nagsasapawan, red tsaka black lang. So, ma-apply mo din yan sa mga accessories. Kasi iba, sobrang too much na talaga. And hindi na siya akma. Kumbaga, sobrang pinipilian lang na porma. Kumbaga, nakakagawa nun madalas mga rockstar lang, yung mga performer lang. But kung simpleng mamamayan ka lang, like pupunta ka lang sa mall, and sobrang grabe yung accessories mo, kumbaga hindi siya akma for me, ha? So, kaya dapat i-balance mo lang din. Like, kung sobrang dami mo ng rings, simplehin mo na lang sa necklace, pati sa watch mo. Kumbaga, pumili ka lang ng part ng accessories na yun yung gagawin mong highlight. Let's say, ang gagandahan mo, yung earrings lang, eh, dilupitan mo yung earrings mo, the rest simple na lang. So sa akin, kaya pansin mo, di ba, ang focus ko talaga mga rings. So that's why yung earrings ko simple lang, necklace ko simple lang, watch ko simple lang. Comment ka ng yes if agree ka. Next mistake na ginagawa mo kapag gumagamit ka ng accessories is wala ka nung mga basics. Like basic na watch, basic na ring, basic na earring, basic na necklace, basic na cap, wala ka din. So masyado ka nag-start kaagad sa mga outlandish, yung mga too much yung design kaagad. So kapag ka gagamit ka ng accessories, is
start ka muna sa basic, like black leather watch or brown leather watch, simple na ring, simple na earring, para kahit anong forma, like yung simple, magagamit mo siya. Kasi ang problem, pag gumamit ka ng outlandish agad na accessories, medyo mahirap partneran yan. Lalo na kung wala ka pa gaanong damit, konti pa lang yung damit mo, nako po, sobrang hirap niyan. So kung gusto mo na mga simple muna, yung magagamit mo muna sa lahat, mag-start ka muna sa mga basic. So leather watch, like black or brown, or mga stainless. Tapos sa ring, kahit itong gitna lang, yung simple lang, hindi mo na kailangan ng mga bato. Simple lang, okay? Tapos yung earrings, optional lang din to. Like kung student ka, nag-work ka, malamang bawal to sa inyo. So hindi mo siya magagawa. Kailangan may basic ka lang. Kasi importante, dapat may accessories ka lang. Next mistake na ginagawa mo kapag gumagamit ka ng accessories is merong stains yung accessories mo. Like kita na yung kalawang, puro gasgas na siya. Pangit na yan, tol. Pag ganyan, itapon mo na. Kasi tandaan mo, tol, ang accessories created yan para mag-level up yung forma mo. Kaso nga lang, kapag yung accessories mo, puro kalawang na, pangit na, puro gasgas na, instead na mag-level up yung forma mo, babagsak pa siya. So dapat, make sure yung accessories mo maayos. Kung hindi siya kailangan sobrang ganda, basta malinis at maayos lang. Walang stains, yung cup mo, maayos yung forma, yung sunglasses mo, maayos yung pinakarap niya, wala masyadong gasgas, and syempre sa mga necklace, sa mga bracelet, walang mga kalawang. Make sure alagaan mo yan. Gusto mo ba ng mga tips kung paano suotin ng tama ang mga accessories? If oo, panoorin mo tong video na to. Next mistake na ginagawa mo is hindi ka gumagamit ng accessories. Ito, tol, parang reminder lang. Tandaan mo, tol, ang accessories, sobrang helpful yan sa forma mo. Baga kahit naka-t-shirt ka lang, ito, like to, naka-t-shirt and pants lang ako. Pero mas umaanga siya dahil sa mga accessories na meron akong ginamit. Eh, so kung gusto mo mag-level up yung forma mo na wala kang masyadong ginagawa, na hindi masyadong effort, magsuot ka ng mga accessories. Kahit isang ring lang, isang bracelet or isang watch lang, isang necklace, pwede na yan. Okay? Kasi ang simpleng forma mo, kapag nilagyan mo na accessories, mas gumaganda siya, mas lumulupit siya. Kasi yung style ng accessories, nag-a-adapt yan sa existing mo na style. So, huwag mong sayangin yan. Kailangan gumamit ka ng accessories. Kahit simple lang, mag-start ka na dyan.